Ito nga pala yung trending ngayon na glutinous rice flan. At paano ba naman kasing hindi magte-trending e sobrang sarap nito. Kung mahilig ka nga sa leche flan at the same time mahilig ka rin sa malagkit, aba mare, perfect na perfect tong recipe na to para sa'yo. So paano nga ba ito gawin at ano nga ba yung mga ingredients na gagamitin natin dito? So ang una muna natin gagawin ay ang mag-caramelize ng asukal. Maglagay lang muna tayo ng 2 tablespoon na puting asukal sa isang large size na lanera. At sunod na rin natin itong ilagay sa kalan at isindi ang apoy to low heat. At pag nag-start na itong mag-caramelize, sunod naman po tayong maglalagay ng 1/2 tablespoon na tubig. So ayan, i-caramelize lang natin ito hanggang sa maging ganito na yung kulay nito. Take note na huwag nyo na lang din masyadong pakasunog para po hindi po maet yung recipe na magagawa nyo. After naman natin mag-caramelize ng asukal, sunod naman po natin gagawin yung ating mixture. Sa isang bowl, maglalagay tayo ng 2 cups coconut milk or gata. Susundan niya ng 1 can of 360 ml evaporated milk. Kagamitin po tayo ng 1 can of 300 grams condensed milk. And to balance the taste naman, maglalagay lang din po tayo ng kunting asin. At sunod naman po natin itong hahaluin saglit. Pagkatapos naman natin itong mahalo, sunod na rin natin ilalagay yung pinaka-final ingredient na gagamitin natin para sa recipe na to. At kagamit ka po tayo dito ng 2 cups glutinous rice flour. Kung sa ibang recipe video nga, gumagamit pa ng 2 pirasong itlog, dito po sa recipe na to ay hindi na tayo gagamit. So ayan, haluin lang po pala natin ito. At kung napapansin nyo nga, kahit halo tayo ng halo, ay meron pa rin buo-buong glutinous rice flour. Ang gagawin na lang po natin para mawala yan ay sasalain natin ito ng 2 beses. Kahit ano po kasing halo natin ay hindi po agad ito natutunaw. So ayan, after natin itong salain, and as you can see, wala nang buo-buong glutinous rice flour. At ang next step naman, sunod naman tayong maglalagay ng ating mixture dito sa ating lanera. Sa recipe nga pala na to, makakagamit tayo ng 2 pirasong large size at 2 pirasong medium size na lanera. At pagkatapos naman nating malagyan lahat ng lanera ng ating mixture, sunod naman po natin itong tatakpan gamit ang aluminum foil. At ang pinaka last step naman na gagawin natin ay lulutuin natin ito gamit ang ating steamer. So ayan, ilagay na rin natin ito dito sa ating preheated steamer. Takpan at i-steam naman natin ito sa loob ng 1 oras. Yes mare, may katagalan pero super worth it naman ang pag-aantay. Pagkaraan nga ng 1 oras, tayo naman ay magtututpick test kung luto na ba talaga to. Pagkatusok nga at walang masyadong dumikit na mixture, meaning lang nun ay luto na itong ating glutinous flan. Bago naman po natin ito i-unmold or alisin sa lanera, make sure lang po na mapalamig muna natin ito. At pagka lumamig na nga, abay pwedeng-pwede na natin itong i-unmold. Tignan nyo naman po yung naging resulta ng ating ginawang recipe. Promise ko sa'yo na sobrang sarap nito as in. Hindi rin ito nakakaumay kainin dahil hindi rin po ganon katamis.